Hi Sap, welcome back to my channel. It's me, Tamikiron. And if you are new to my channel, please subscribe and click the ring button para lagi kang update sa video na i-upload ko. So yun, for today's video, ayun, sobrang tagal kong hindi nakapag-upload na naman. And mga ina-upload ko lang ngayon, mga issue-issue lang. Alam mo yun, wala kasi akong ma-upload. So, yun na. Yung video na ginawa ko ngayon is review. Yes, kumakot dito sa Brilliant Skin. Yes, ito yung ginawa ko ng review. And yes, pag-usapan natin kung ano nangyari sa review na ginawa ko. About dito, kung nag-work din ba ito sa face ko. Keep on watching. Keep on watching! So, yun, simulan na natin sa packaging nito. Yes, ito siya. Ayan. So, ginagawa mo? Ano siya eh. Ayan. DNL ang kuya ko. Sobrang ingay. So, ito yung mga laman niya. So, ang gap na siya. So, ito muna yung una. Ito, yung toner nila. Ayan. Nakalagay ito, rejuvenating facial toner, exfoliating toner, and suitable for acne prone skins, smoothen and lighten. Yun na, papanoorin ko muna siya lahat ha, bago ko explain sa inyo. So ito naman yung sunscreen nila. Yes, yan. Wow. And napakita ko na sa inyo yung kulay niya. Ito yung parang spatula, parang kuhanan ng ano. Ito, para kunyari mahaba yung kuko mo, hindi mo siya magaganon, di ba? Papasok. Mabuti na yung may ganito. So, ito yung ano niya. Yan. Sunblock niya. Paubos na siya kasi 14 days ko na siyang ginagamit. Ito. Ito yung isa. Yung facial ano cream nila. Yes, yan. And ito yung kulay na same lang siya, Megan, may spatula din siya. Spatula ba tawag yun? Sorry ah. Spatula yung natatawag ko eh. So ito yung yan, yan yung laman niya. Ganyan yung kulay, medyo hindi siya sobrang white na white, unlike dun sa sunblock nila. Then ito naman ang sabon. Yes. So, sa 14 days ko itong ginagamit. Yes. Yan pa lang yung bawas. Wow! Sobrang unti. Sobrang unti lang nung nabawas ko, diba? Ang laki pa din. Siguro mga 3 months ko itong magagamit. Charm, 2 months, ganun. Mga ganun. Kasi ang kapal niya na, yes, ganyan siya. Yan. Ayan yung packaging niya. So, simulan natin dito sa sabon na rin, siguro. Yun, dito sa sabon na to, ginagamit ko siya ng umaga, syempre maghihilamos ako. Ito yung panghihilamos ko. Yes. And sa gabi, ginagamit ko din siya sa gabi. Hihilamos din ako sa gabi. Then, yon. Then, ito yung toner. Pagkatapos ko maghihilamos, nagtotoner ako. At ito na yung ginagamit ko. Ginagamit ko to tuwing umaga at tuwing gabi din. Yes. Dalawang beses siya sa isang araw. So, ito naman ang facial cream. Yan, yung facial cream na to, ginagamit lang to besh tuwing gabi. Yes, tuwing gabi. Hindi, akala ko nga dati eh, ginagamit to tuwing umaga. So, mali pala. Buti na lang hindi ko siya nagawa ng ganun. Kasi diba may mga ganun na nasanay tayo na magkikrim tayo sa umaga, diba? Yung pala, may cream din talaga siya sa gabi. So, ito yung sunblock. Ito, ginagamit ko siya tuwing umaga. Two times a day ko siya ginagamit. Ginagamit ko siya tuwing umaga. Tsaka, di ba, ayun, umaga, tapos maliligo ko ng hapon. Ginagamit ko ulit siya. Dapat kasi talaga, ang tamang paggamit to is 2 to 3 hours, dapat naglalagay ka. Yun, kasi nga, syempre, di natin, kahit nasa loob ng bahay tayo, kailangan talaga nakas, ano tayo, sunscreen tayo. Lalo na kung nagamit kayo ng rejuvenating, kasi, medyo sensitive siya pagdating sa araw. Baka masunog yung mukha nyo. Pero syempre, wag din sobra yung paggamit. Kasi pag alam nyo naman, pag sobra, masama, di ba?
Doon tayo sa ano sa sunscreen na to. Yan. Yung sunscreen na to na gusto ko siya kasi ano yun na nga ito may SPF 30 siya. Ayan. Tapos mabango siya para sa akin. Para sa akin mabango na to. Tapos alam mo yun, yung paglalagay mo siya sa mukha mo, hindi siya yung parang matte pili. Ano yun? Hindi siya parang matte na pag nilagay mo, makapal. Yung parang, di ba, nagbabalat na nga yung mukha mo. Tapos, ilalagay mo pa siya is parang magbubuo-buo. Hindi. Itong sunscreen nila is pag nilagay mo siya, yung alam mo yung parang, parang ka nagpa, alam mo yung pants na yung, ano niya, yung feeling mo pag nilagay mo siya doon, yung lambot. Na mag na-absorb agad ng mukha mo. Yun yung effect ng Brilliant Skin para sa akin ha. Based sa experience ko na pag nilagay mo siya ayun, parang absorb agad, hindi siya magbubuo-buo ganun. Yun yung maganda kahit hindi ka na mag-makeup ako. Alam mo yun yung pag mag-makeup kasi ako, naglagay ako nito, sabi ko parang hindi na kailangan kasi parang okay na yung sunscreen ilagay mo tapos lip tint lang. Sa araw-araw, okay na, ayun. Tapos yung sa, ano naman, sa cream naman ito, mabango din siya, ayun. Okay naman siya sa akin. And, dito ako nung naglagay ako nito nung pang 7 days na, nakaramdam lang ako ng, ayun, half day. Diba, sa 4 days, ayun, nakikita nyo na, medyo nagbabalat-balat na ako. Tapos sa 7 days, nakaramdam na ako ng hapde. Pero ewan ko bakit sabi ng iba na sobrang hapde daw nito. Ganun. Yung parang titiisin mo daw, tiis ganda ka para lang dito sa product na sobrang hapde daw siya pag sa face. Pero pagdating naman sa akin, yung experience ko naman dito, hindi siya ganun kahapde. Hindi nga ako nakaramdam yung parang tatapat ka sa electric pan tapos ano, kailangan mong dun muna tapos saka ka naglalagay, hindi. Sa akin, hindi. Siguro naman, depende pa rin talaga siguro yung sa mukha ng lalagyan mo, di ba? Yun. Ayun, kung makikita nyo sa pang 13 day na ginagamit ko siya, makikita nyo din sa video na wala na yung 3 dots ko sa taas, mino ko, di ba? Ano, makikita nyo, meron yung 3 dots na mapula-pula pa. Ngayon, pang 13 days, wala na siya. And marks na lang. Tapos makikita nyo, hindi na ganun kalaki rin yung tagyawat ko sa miilong. Then sa mipis ngay ko, ganun din na lumiliit na rin siya. At dyan, sa part na yan, nakaka-runs na din ako na pagkagising ko sa umaga is sobrang nag-glow yung face ko. Ayun, sobrang nagaglass skin siya na hindi siya parang pawis na malagkit. Kumbaga para siyang hindi mo sabihin lang siya na nasa face mo eh. Ayun, mapapansin mo na na sobrang nagoglow, nagaglass skin. And yes, totoo 'yun. Kasi nga ayun, naranasan ko naman talaga. Kung makikita nyo, yan, pang 14 days ko na siyang ginagamit. And sobrang napapawaw pa rin ako sa effect niya sa face ko. Ganun pala talaga yung epekto ng mga rejuvenating, ano. Ang gaganda. Halos lahat naman siguro, ganun kagaganda eh. So, yun, kung makikita nyo, first day pa lang, hindi pa ako naka-experience ng, ano, ng pag-hapde. So, normal pa lang. Second day, normal pa din. And third day, normal pa din. And fourth day, yes, doon ako nakaranas ng nagbabalat yung face ko. If makikita yung sa screen, yes, namamalat na siya. And yun, kaya ako nag-decide na gumamit din ito kasi nagkaroon ako ng pimples. Yun, yung sinabi ko sa inyo sa last vlog ko, yung sa review ko doon sa smoothing gel ko na tomato, yun, may kita nyo, may tagyawat na ako. Tapos, hindi ko naman siya total tinigil. Nag-try ako ng ibang rejuvenating. So yun dapat yung i-review, yun dapat yung i-vlog ko, i-review ko. Kaso anong nangyari? Sobrang nag-breakout ako. Di siya hiyang sa akin. Ayoko nang ibigay yung pangalan ng set, yung rejuvenating set na yun kasi nga syempre, ano muna. Hindi siya nag-work. Pero maganda yung effect niya. Ang bango ng sunscreen.
Yun, sobrang ganda. Kaso nga lang, maganda yung effects, nakikita ko naman yung pag-glow niya. Kaso nga lang, ewan ko bakit hindi nag-work sa face ko. Lalo kong tinagyawat. Di ba sabi nga nila, pag ganun lumabas yung ibang tagyawat is, parang nalilinis yung face mo. Kaso yung sa akin, parang antagal niya maalis. Di ba makakatagyawat ako? As in, antagal niya. As in, siguro mga 2 weeks, nandiyan pa rin siya. Hindi siya, naliit siya, pero alam mo yun, sobrang tagal ng process nung pagwala ng tagyawat na yun. So yun, nag-decide ako na gamit yung Brilliant Skin and hindi ako makapaniwala na sobrang nag-work to sa face ko. And hiyang, kumbaga nga, hiyang talaga ako dito. And ayun, kung makikita yun sa picture, yan. Sobrang nawawalan ako ng pag-asa. Alam mo yung konti pa lang siya pero nakakainis na. Kasi first, di ba nga, sabi ko sa inyo, hindi naman talaga ako tinatagyawat ng napakadami. Tinatagyawat ako paunti-unti lang talaga pag nagkakaregla ako. So yun, sobrang hindi ko rin alam bakit ganun. For the first time ko talaga magkatagyawat ng ganito. Kaya makikita nyo pa rin ngayon, meron pa din ako. Pero pawala na siya. Yun yung kagandahan kasi sobrang nag-work sa akin yung Brilliant Skin. So, makikita nyo kasi wait lang nga, ito papakita ko sa inyo. Nag-research din talaga ako eh. Yung Brilliant Skin kasi, yung mga benefits na makuha mo sa kanya, nakakapag-whiten siya ng skin within 7 days. And yes, totoo yun. Nakakapagpaputi talaga siya. Micro-peeling effect. And remove pimple marks and dark spots. Reduce pores. Mild, safe, and effective. Pinkish glow skin. FDA approved. And yun nga, nakakapagpa-remove siya ng tagyawat. And yes, na-approve ko naman sa sarili ko na nakakawala talaga siya. Although, merong lumalabas na paunti-unti. Pero ano yun, ang bilis niya mawala. Yun, ganun. Tapos, dun sa sabon niya, ganun din, anti-acne siya, micro-peeling, whitening, smoothing, minimize pores, and reduce pimple marks. Yes, kaya alam niyo na, dun sa mga acne-prone skin, mga acne, may acne-acne dyan, alam niyo na kung anong solusyon. Pero depende pa rin yun kung magwa-work yun sa inyo. Hindi lahat ng product na makikita niyo na nag-work sa iba is magwa-work sa inyo. Kaya, pero yun na nga, sabi na natin, mag-try and try pa rin, di ba? Tapos, ayun, sa toner, ayan, nakakaano din siya. Help reduce the appearance of blemishes such as pimple scars, whiteheads and blackheads, dark spots, yes. Yun yung mga benefits na nakukuha niya, and sobrang ganda, di ba? So yun, makeup sa face ko. Hindi ako nag-makeup ng talaga nag-makeup para syempre mapakita ko talaga sa inyo yung effect niya sa face ko. Ito yung tagyawat ko. Yan. Ito po wala na siya. Yan. Ito, alam niyo ba nakita sa picture, may 3 dots ako diyan na tagyawat. Ayan, wala na siya. Yan. Yes. Dapat 7 days pa lang i-vlog ko na yung resulta nito kasi sabi ko, mas gusto ko 14 days para alam niyo yun yung mapapakita ko sa inyo ng medyo okay na yung yung review sa face ko. Yan. Ayun nga, sabi ko sa inyo, maganda yung effect niya sa akin. 7 days pa lang, makikita niyo na, nag-glass skin na yung face. And, makikita niyo na, kumikinig ka na yung face niyo. Yun, ganun yung effects niya. And, para ka namumula-mula. Alam mo, hindi mo na kailangan mag-glass on. Ganun yung effects niya sa face. And, sobrang ganda talaga, mapapamuka. Kaya, alam mo, kaya, dati kasi, hindi ako sabi ko, ayaw ko mag-try yung rejuvenating. Kasi, natatakot talaga ako. Kasi, alam mo yun, meron mga nagsasabi na, pag gumamit ka kasi noon, nininipis daw yung face mo. And, sabi ko, parang totoo naman talaga. Siguro sa mga sabi-sabi nila na, ninipis na. Kasi nga, alam mo yun, di ba nga, nagbabalik yung face natin pag gumamit tayo na to. Tapos, sabi pa, babalik din daw yung mukha natin sa dati pag gumamit tayo na to. Pag tinigil natin to, yun na, pag tinigil yung rejuvenating, babalik daw sa dati, tapos mas lalong lalala pa. Sabi ko, parang di naman, siguro, ganun. Depende naman siguro yun, di ba? So, yun na nga. Tapos, kung gusto niyo gumamit ng ganito, makikita niyo naman yung direction niya sa likod. Yan, may direction naman siya para alam niyo kung paano siya gagamitin. Okay. So, yun lang naman. So, yun lang naman yung review ko about dito. And, saglit lang to. Gusto ko lang i-share sa inyo to. Hindi ko na siya inabaan para, alam niyo yun, para mabilis lang. Yun, and... Thank you for watching. See you sa next vlog ko. Bye-bye! Don't forget to subscribe!
destined. I, the destined. I, the destined.